Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos ang sa ating pagpapatuloy sa ating serye ukol sa buhay Kristiyano. Ating pong pagninilayan sa mandali ang 21 talata mula sa 5 kabanata ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. At ito po'y sinasabi, ito po'y galing sa magandang balita, Biblia. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Suri, buti. No? Ang ibig sabihin po, suriin ang lahat ng bagay ay huwag pa basta-basta, huwag pa dalos-dalos. No? Ang ibig sabihin, gamitin ang isip, gamitin ang loob, gamitin ang sinasabi nating pagtatandis, no? Sa piling ng Diyos, kasama ng Espiritu Santo sa diwa na kung ano marahil ang gagawin ni Jesus kung siya ang ating nasa lugar. No? Na suriin ang lahat ng bagay, no? Sapagkat alam natin na hindi lahat ng bagay ay makabubuti para sa atin. Hindi lahat ng bagay na naririyan sa lipunan ay makabubuti sa atin. Alam natin yan. No? Maging sa physical na daigdig o maging sa virtual na daigdig, no? May mga bagay na dapat iwasan, may mga bagay na dapat gawin. Kaya nga, nandyan yung dalawahang utos sa atin. No? Gawin ang mabuti, iwasan ang masama. No? Sinasabi dito, gawin ang mabuti. Hindi lang pag-iwas ang masama. Tama po yun, iwasan ang masama. Pero sana may ginagawa din tayong kabutihan sa ating buhay na sana sa ating pagsusuri sa lahat ng bagay ay tayo maging matandis na mga tao. No? Na ang ibig sabihin, hindi basta napadadala sa mga kung ano mga sabi-sabi. No? At ito ay isang bagay na makapagpabunsod sa atin upang gumawa ng mabuti, maging mabunga sa ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, maging mapagmalasakit lalo na sa mga mahihina at mga sawi. Pagpalain tayo na.